Ang mga aralin sa video na ito ay ang pagkilala kay General Santiago V. Alvarez mula ito sa akdang pagsusuri sa primaryang batis, si Andres Bonifacio, ang katipunan at ang himagsikan ni Santiago V. Alvarez ni Joel Costa Malabanan. Ikalawa, ang paglalathala ng katipunan at paghihimagsik na bahagi. Ikatlo, ang mahalagang pangyayari sa bawat petsa mula sa teksto. Narito na ang bahagi kung saan pagpapakilala kay General Santiago V. Alvarez mula sa pagsusuri sa primaryang batis si Andres Bonifacio, ang katipunan at ang himagsikan ni Santiago V. Alvarez ni Joel Costa Malabanan. Si General Santiago Alvarez ay ipinanganak sa Imus, Cavite noong ika-25 ng Hulyo 1872. Siya ay nag-iisang anak ni General Mariano Alvarez na pinuno ng paksyo ng magdiwang sa Cavite. Kilala siya sa tawag na General Apoy dahil sa kanyang katapangan sa pakikipaglaban sa mga Kastila ay kinilalang bayani sa kanyang pamumuno sa labanan sa Dalahican noong Nobyembre 9 hanggang 11, 1896. Ang Dalahican ay matatagpuan sa Noveleta, Cavite, kung saan tumagal ang labanan ng 36 na oras at isa sa mga unang tagumpay ng mga Caviteño laban sa mga Kastila. Bagamat nabibilang sa paksyon ng magdiwang nang mamatay si Andres Bonifacio, ay sinuportahan pa rin niya ang rebolusyon laban sa mga Kastila. Sa pagdating ng mga Amerikano, naging kabahagi siya sa pagbubuo ng Partido Nacionalista at sa pagtatag ng Iglesia Filipina Independiente. Nakapag-aral siya sa San Juan de Letran at sa Universidad ng Santo Tomas. Namatay si General Apoy sa San Pablo, Laguna noong 30 ng Oktubre 1930 sa edad na 58 taong gulang. Bago siya namatay, ay naisulat niya ang serye ng katipunan at ang paghihimagsik sa lingguhang pahayagang Sampaguita na pinamamahalaan ni Lope K. Santos noong 1927. Dumako tayo sa ikalawang bahagi ng memoir na pagsusuri sa primaryang batis si Andres Bonifacio, ang katipunan at ang himagsikan ni Santiago V. Alvarez ni Joel Costa Malabanan. Ang bahaging ito ay ang paglalathala ng katipunan at paghihimagsik. Mahigit 30 taon muna ang pinalipas ni General Santiago Alvarez bago niya inilathala ang kanyang gunita kaugnay sa kanyang mga karanasan sa himagsikan laban sa mga Kastila. Ang kanyang pagsasalaysay ay lumabas sa lingguhang pahayagang Sampaguita. Sa loob ng 36 na linggo nang siya ay 55 taong gulang na. Sa paunang salita na makinilyadong dokumento niya ay sinabi niyang nagkasama-sama niya si Supremo Andres Bonifacio, Dr. Pio Valenzuela at Emilio Jacinto. Mula Agosto 1896 hanggang Agosto 1901 ay nakapag-ingat siya. Ang ilang talaan ng kanilang mga karanasan na karamihan ay sulat-lapis lamang. Inialay niya sa kapakinabangan ng mga kabataan ang kanyang isinulat upang maipakita ang liwanag ng ilaw ng paghihimagsik. Nangako siyang ang kanyang pagsulat ay nagsikap na ilahad ang kasaysayan ng katipunan at paghihimagsik sa paraang kasiyasiya sa kalooban ng lahat sa dangal ng katotohanan. Hiniling din niya sa kanyang mga kapanahunan na huwag magdamdam kung hindi maiiwasang mabanggit niya ang ilang bagay na dapat banggitin sa ngalan ng katotohanan. Ang orihinal na pamagat ng serye ni General Alvarez
ay katipunan at paghihimagsik. Subalit sa isinaaklat na bersyon ay naging si Andres Bonifacio ang katipunan at ang himagsikan. Itinuturing na primaryang batis ang aklat sapagkat mula ito sa orihinal na makinilyadong bersyon ni General Santiago Alvarez kasama ang mga bura at binubuo ng 211 pahina kasama ang tala ni Lope K. Santos sa hulihan. May dagdag ding tala mula sa nagrereklamong mambabasa na si Teodoro Gonzales noong 1928 na may kalakip ding tugon ni General Alvarez. Iyong napakinggan ang dalawang bahagi ng memoir na ang pamagat Pagsusuri sa Primaryang Batis, si Andres Bonifacio, ang Katipunan at ang Himagsika ni Santiago V. Alvarez ni Joel Costa Malabanan. Ang dalawang bahaging aking tinutukoy ay ang pagkilala kay General Santiago V. Alvarez at ang paglalathala ng katipunan at paghihimagsik. Narito na at iyong tunghayan ang mga mahalagang petsa at pangyayari mula sa tekstong ating binasa. Unang petsa na nabanggit, Hulyo 25, 1872. Ang kaganapan dito ay ipinanganak si General Santiago Alvarez sa Imus, Cavite. Ang sunod na mahalagang petsa mula sa teksto ay Nobyembre 9 hanggang 11, 1896. Ang kaganapan ay labanan sa dalahikan sa pamumuno ni General Mariano Alvarez na tatay ni General Santiago Alvarez. Sunod na petsa ay Oktubre 30, 1930. Namatay si General Apoy o si General Mariano Alvarez na tatay ni General Santiago Alvarez sa San Pablo, Laguna sa edad na 58. Sunod na mahalagang petsa ay Agosto 1896 hanggang Agosto 1901. Ang mahalagang pangyayari mula rito ay mga taong nagkakasama-sama ni General Apoy na sina Supremo Andres Bonifacio, Dr. Pio Valenzuela at Emilio Jacinto ayon sa kanyang makinilyadong dokumentong salaysay na nailathala sa pahayagang sampagita. Sunod na mahalagang petsa na dapat nating tandaan ay 1928. Ang mga tala ng reklamo ng isang mambabasa na si Teodoro Gonzales at may kalakip din tugon mula kay General Alvarez. Mula ito sa orihinal na makinalyadong bersyon ni General Santiago Alvarez. Isang mahalagang aralin muli ang iyong napanood. Maraming salamat sa panonood sa channel na Aralin sa Filipino. Huwag mag-atubiling mag-comment ng inyong tanong, suggestions o paglilinaw ukol sa aralin. Munting kahilingan sa iyong kaibigan, pakilike, share and subscribe para updated ka sa mga susunod pang bagong video ng Aralin mo sa Filipino.